lim. Oh no. Hello mga asog dito. Welcome back ulit dito sa ating channel. Ngayong araw, umuulan kasi. Ayan, hindi tayo makalabas. So, dito lang tayo sa garahe. DIY tayo. May isang nag-request nito. Sabi ko, gagawin ko ngayong weekend. Actually, medyo tinatamad nga ako maggawa sana ng vlog ngayon kasi umuulan. So, pero nangako ako kaya gagawin natin ngayon yung na-request niya na pagbabaklas ng cluster gauge at kung paano mapapaliwanag. So, yun yung gagawin nating DIY ngayon. So, samahan niyo uli ako dito sa ating video. At maraming salamat sa patuloy niyong support dito sa channel. Salamat! So, yun. Ito yung cluster gauge ng EK ko. Ito kasi nagawa ko na. Dati kasi napakadilim nito eh. So, ngayon, kapag binuksan na natin siya, ayan. So, maliwanag siya. So, may way para mapaliwanag pa natin siya. So, ito kasi may mga ilaw yan. Ito, ilaw niya sa taas. Papakita ko sa inyo pag binaklas natin. Ilaw niya dito, dalawa yan sa taas niya. Pinaka nag-ilaw doon. Tapos, sa backlight niya, ayan. Ginawa ko na yun, istyling ko siya ng parang maging pula yung mga numbers. Although, hindi ko siya na-attain masyado. So, yun. Papakita ko sa inyo kung paano baklasin to. Tapos, meron ako kasing cluster gauge na extra sa bahay. So, papakita ko lang sa inyo yung parts by parts at kung paano yung mga papalitan, ano yung mga sizes ng mga bulb yung ipapalit natin. So, samahan nyo ako sa pag-DIY nito para maano natin kung paano mapaliwanag pa yung ano natin, sa cluster gauge natin. Sa pagbabaklas natin ng cluster gauge, ito lang yung kailangan nating tools. Kung may maliit kayo na Philip, mas mainam ito, maliit na Philip, tsaka isang mahabang Philip. So, Philip screwdriver lang. Ayan. Yung gagamitin natin. So, yun, baklasin na natin. Ayan. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga babaklasin, ano yung mga tatanggalin tornilyo. Tapos yung parts ng mga gauge, papakita ko sa inyo gamit yung extra na cluster gauge ko. So, ito. Gamit to, meron siyang dalawang tornilyo dito sa taas. Ito yan. Tatanggalin muna natin yung pinakang cover niya. Kaya ako inon sa inyo itong maiksi na ganito kasi kung itong mahaba, ang hirap kumilos. So, mas mainam na may maliit kayo yung screwdriver. Ayan. Ito muna yung tatanggalin nyo yung pinakang cover niya. Ibabahan nyo itong manibela. O siya, tanggal na siya. Tapos ngayon, itong mahaba na to tsaka to combine, meron uli siya dito ang tornilyo. Ito dito, makikita nyo. Ayan dito. Ito, may tornilyo yan dito. Ito, tsaka dito sa kabila, plus itong tornilyo na to, ayan, at tsaka ayan. So, yan yung babaklasin nyo, tapos pagkabaklas nyo yan, yan yung babaklasin nyo, yan tornilyo dito, ito, tapos yung sa taas. Dalawa yan dyan eh. Ito. Tsaka dito sa kabila. Tapos, pag ano na may gauge naman siya, bubunutin nyo siya. Tapos, baklas na siya. So, yun yung pagbabaklas ng cluster gauge. Pagbabalik naman, ganun din.
hindi naman kayo magkakamali kayo kasi parang may mga guide yan dito. Na ano, pinakang, ayan, ito, pinakang guide nyo. Ayan yung pinakang guide nyo. Ayan, dun mo masushoot yung ano, para pantay yung pagkano nyo ng class gauge. So, yan siya. So, pag nabaklas nyo na, ayan, makakita natin yung loob. Ito yung cluster gauge na extra ko. At dito, ito yung gagamitin ko para ipakita sa inyo ano yung mga bumbilya na ginagamit sa kanya. Tsaka, paano natin siya paliliwanagin. Ano yung way. So, ito, ganito yung itsura niya kapag binaklas mo na doon sa ano. Wait lang. Off mo. Ano? So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng Phillips screw, flat screw, Phillips screwdriver, flat screwdriver, ito, nail polish remover, acetone, yan. Sasabihin ko sa inyo, at saka bulak. Sasabihin ko sa inyo, makikita nyo mamaya kung para saan itong acetone, tsaka yung bulak. So, ito yung binaklas natin. So, pag binaklas natin siya ngayon, as in, pag-iwawalayin natin siya. So, una, itong gagawin natin. Tatanggalin muna natin yung clear lens niya. Bali, yung mga panang clearance ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yun na natapos. Angat natin siya. So, natanggal na natin. Ito yun. So, tatanggalin din natin tong bezel niya. May clip uli siya. Ito. Four. Ito, ingatan nyo lang syempre itong mga needle to kasi marupok yan. Actually, ito nun, ano to, pinagpalitan lang namin kaya putol yung needle niya.
white siya, halimbawa white lang, yun yung sunod natin gagawin. Ingatan nyo lang lagi, dapat nakaganyan lang, face up. So, ayan, pag nilagay, nung nagpalit lang ako dati, pinalitan ko lang bumbila, lahat ng bumbila dito, ito kasi lahat yan, bulb yan, nakalagay dito. Pinalitan ko lang lahat ng LED yan dati. Yun nga lang, hindi ko pa rin natin na maliwanag siya. Ito yung sa ibabaw niya. So, pag tatanggal siya lahat, tatanggalin yung mga barrier as much as possible dito para magliwanag. May dalawang way para paliwanagin natin siya. Dalawang LED na gamit. Pwede tayong gumamit ng LED strip. So, ito yung tornillo naman para dun sa gitna. Itong odometer niya. Speedometer pala. Itong speedometer niya. Ito naman papalasin natin, apat na tornillo. Para hindi tayo malito. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Ano? So, ito siya. So, ito. Ito pala ginawa ko na dati. Ayan. Tinan mo siya pag tinapat mo sa ano. Ganyan siya. Natanggal lang ko na kasi pala siya ng ano. Ito la, kalalabasan niya. Ito, parang madilim pa rin. Itong isa, maliwanag na siya. Paano siya lumiwanag ng ganyan? Diba, pakita natin sa inyo. Lahat ng mga barrier na may ano dyan sa may... Dito kasi may mga barrier yan dati. Tinanggal ko na yan. Kasi nga nung pinag-aralan ko dati. Ayan. Tanggal siya. So, pag nilagyan mo siya, pwede kasing ang gawin mo na para lumiwanag siya, gumamit ka nga ng bumili ng mga LED or palitan mo na lahat ng LED. Tapos, kung LED strip naman, ipapaikutin mo siya, papadaluyin mo siya dito. Ngayon, yung LED strip, since may mga kulay siya, pwede kang pumili ngayon kung ano yung magiging effect nung sa gauge mo, kung anong kulay. Halimbawa, kung pula, yellow, blue, white. LED strip, dito natin siya i-coconnect yung pinakadulo kasi since isang buo siya, dito siya, tapos iti-tape-tape nyo lang dito, itatali-tali. O pwede kayong gumamit ng glue gun dito. So ito, halimbawa yung LED strip niya. Since wire lang siya, pwede kayong gumamit ng mga sira nung pinagpalitan ng ano,
Bawa yung mga sira na kayong LED, yung paa niya gagamitin mo. Kasi 'di ba may wire 'yun na dulo, positive and negative na wire noon. So isusok-sok mo siya diyan halimbawa. Tapos 'yun yung ilalagay mo siya dito. So halimbawa nakalabas yung ano dito, halimbawa ito 'yun. Yung dulo ng wire mo sa loob na ginawa mo. So ito yung mangyayari doon. So ilalabas siya na ganyan. Kakapit mo siya na ngayon dito. Saka mo siya ipihit. Ngayon, itetest yan pag ano kung positive. Since nabanggit ko kanina, may polarity yan, may positive, negative. So, itetest nyo muna siya before ilagay yung ano, kung iilaw siya. Na ganun. So, ayan yun. Tapos, yung dito sa ibabaw, ito talaga, ano lang, bulb lang talaga magagamit natin dito. Meron kasi siya, ito, natanggal ko na rin kasi yung coating nito. Ayan, no, yung pinakang film niya. Nung, kung hindi siya, no, put, ano siya, itim siya. So, since natanggal ko na yung coating niya, naging clear na siya. Para maliwanag yung bato niya dito sa, ano. Kung mapapansin nyo, ayan, no, yan yung mga bumabato lang ng ilaw. Ito kasi sa mga sensor pala yan, yung mga ilaw na yan. Tapos yung bumabato lang dito, ilan lang. Usually, isa yung isang malaki kanina. So, yun. Ayan, ito Matic. Since Matic to, ito yung gauge. Ayan, so, gauge indicator ng Matic. Oh. T5 din yung gamit na bulb. Tapos tanggalin natin to. Yan, wala na bumbilya, nakuha ko na. So, ito. Yan, kasi puti na yung ano niya. Ganyan siya. So, tingnan nyo yan dito. Ano pa siya? Amber. So, para mawala yung amber na yan, ito papakita ko sa inyo. Yung saan natin gagamitin yung acetone. So, ingatan nyo lang syempre lagi yung bumbilya. Ganyan. Pag ilalapag nyo, ganyan lang. Para at least, ano siya. So, ito, papakita ulit natin sa inyo. Ayan, tingnan nyo yung C. Focus mo dito. Yung C tsaka H, at tsaka yung guhit na yan. Tingnan nyo. Gagamitan ngayon natin ito ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, kahit magpalit tayo ng bumbilya, kung hindi natin palilinawin to, hindi siya, ano. So, put a little amount of acetone. Nung una, yung ginawa ko sa akin, kinuskus ko pa yun eh. Eto, hindi. Ayan, nakikita nyo, nawawala na yung ano. Ayan. Kita nyo? Ayan, di ba? Gaganyan mo siya, sa ikot. So, mawawala yung coating niya. Lumilipad doon. Dati, nung una, nung bago ko pala siyang ginagawa yung indicator na ito, kinukuskus ko lang siya. So, pwede pala, acetone pa lang kailangan. So, tingnan natin ah. Ayan siya. Di ba? Pinatanggal lang ko na ng ano. Mapapansin nyo, ayun, natanggal lang ko na ng coating. Tapos yung hindi pa maayos ng pagkatanggal. So, parang nagiging clear siya. So, kung ano yung bumbilya mo, ano yung liwanag ng LED na ginamit mo, yun yung magre-reflect ngayon sa'yo. Iliwanag siya. So, ayan. So, yun yung pag, ano, ng gamit itong acetone. So, yun. Sana may natutunan uli kayo dito sa ginawa nating DIY. So, salamat muli sa inyong panonood. So, good luck din kung mag-DIY kayo ng ganitong gauge, kung paano makapaliwanag yung gauge nyo. So, yun. May dalawa pwedeng gamitin. LED bulb o LED strip ang pwede nyong gamitin. So, papakalitin natin sa inyo kung paano yung pagbabalik. Kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. So, tandaan nyo, lahat T5 yung bumbilya maliban dun sa isa na T10.
Pinakita na natin sa inyo yung difference ng T5 at T10. Ang nga pala, yung T10 na bumbila palang gagamitin nyo, kung magbabulb lang kayo, pwede nyo kasing testingin na magpalit na muna ng bulb. Kailangan yung ganito lang size, or eto halimbawa, eto sa T10 to eh. Ayan, T10. Ito, pwedeng gamitin yung ganito mga, ano, yan, T10 na size. Ito, LED din to eh. Ito, LED din. So, kapag ginamit natin siya nga dito, ito yung nag-iisang T10. So, halimbawa, ayan, lalagay mo yan. Titestingin mo muna yan paglagay mo kung iilaw. Kasi kung di ilaw,